lahat ba ng empleyado, whether regular o hindi, entitled sa separation pay? Ayan, Attorney Joe, kaugnay dyan, syempre, ito ang paboritong paksa lagi ng mga manggagawa, yung tungkol sa wages and wage-related benefits. Ano ba ang sinasabi ng Labor Advisory 17 and 17-B pagdating sa aspeto na yan? E kung halimbawa, talagang wala tayong magagawa, tatanggalin na yung mga empleyadong yon. Ang tanong ng mga taga-subaybay natin, may makukuha ba silang benepisyo sa kanilang mga kumpanya kung sakasakaling tatanggalin sila? Justice Body speaks the law. Kung bago ka sa channel na ito, huwag kalimutang pindutin ang like, subscribe button, at notification bell para automatiko kang ma-update sa mga latest videos na tiyak na makakatulong sa'yo. Naririto na po ang ating abang lingkod, ang ating justice buddy, Attorney Jeffrey Bahita. Kumusta na kayo mga buddies sa Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng panig ng Pilipinas at ang buong mundo? Justice Body speaks the law. Tunguhan natin to, although medyo na pahagingan na natin to kanina, yung sa alternative work schemes. So, ano ba yung mga salient points or yung talagang mga dapat malaman ng kumpanya at ng empleyado pagdating dito sa aspeto na to? Yung mga work schemes kasi, nagkaroon ng mga rotation. Una, yung mga naikot, naikot sila, meron yung mga nabawasan ng oras, di ba? Meron naman yung halinhinan. Ang naging epekto noon, syempre, karamihan hindi nabuo ang kanilang mga sweldo. Mm-hmm. Pero ang sabi naman ng batas doon, kayo naman ay mamabibigyan ng karampatang sweldo sa mga pinagtrabahuan ninyo. Sa mga nakakariwasa na mga kumpanya, ang ginawa nila is that, okay, bayad muna kayo, pwede namang i-charge na lang yan sa inyong mga leaves later on. Yung iba naman, talagang totally binigyan na nila. Provided that, ang mga tao nila ay maayos ang kalagayan. No? So, illegal ba ang alternative work schemes? Hindi. Kasi ilang sagot para lahat tayo ay magkaroon ng trabaho. Yun ang ano dyan, sa alternative na work schemes. Oo, kasi kaysa naman walang trabaho ang lahat. Diba? Mm-hmm. Kumbaga, i-rotate na lang or magkaroon na lang ng alternate na yung isa ang pasok MWF, tapos yung isang empleyado, TTHS, para lahat kayo may sweldo pa rin, may tuloy-tuloy pa rin yung income. Kaysa naman isara natin yung kumpanya. Justice Body speaks the law. Ngayon, Attorney Joe, kaugnay dyan, syempre, ito ang paboritong paksa lagi ng mga manggagawa, yung tungkol sa wages and wage-related benefits. Ano ba ang sinasabi ng Labor Advisory 17 and 17-B pagdating sa aspeto na yan? Ang wages and wage-related benefits, yan ang sabi ng advisory naman, is that hanggat maaari yan ay babayaran. Yan, hindi natin pwedeng talikuran yan. Okay? So, pagbabayad tayo, hindi naman waived, hindi naman tinanggal ang mga pagbabayad ng wages at saka yung mga benefits na pangangailangan natin. So, tuloy-tuloy, hindi dapat pinuputol. May mga benefits siguro na sinuspindi ng management na huwag mo na ibigay, pero yun yung mga hindi mandatory, yung mga dagdag lamang sa kaibang mga mandatory benefits nila. Tuloy-tuloy ang pagbabayad hanggat merong nagtatrabaho. Yun naman yun. Baka magandang talakayan dito, Attorney Jeff, yung ano ba ang entitlement ng mga tao kung sila ay nasa, hindi nakapasok at sila ay na-lockdown. Kasi ngayon, maaaring after 1 year, hindi mausap ang lockdown, sabi natin. Pero alam nyo, I just talked to somebody ngayon, kanina lang, ang Singapore yata, nagkaroon ng parang discussion ngayon na baka mag-lockdown ulit. So baka pwedeng ganun ang mangyari. Ang natin is paano yung mga na-lockdown sa bahay? Yung sinasabing stay at home. Yun, apektado talaga ang wages noon. Mga buddies, yung pinapaliwanag ni Attorney Joe ay yung patungkol nga dyan sa tuloy-tuloy pa rin ang sweldo ng mga empleyado unless na nga lang talaga ay hindi na makakakonect sa trabaho kahit sa pamamagitan ng internet or yung telecommuting work arrangement or yung mga work from home arrangement, yun ang medyo talagang no work, no pay. Pero
hanggat kayang ipagpatuloy yung paghahanap buhay kahit nasa bahay lamang, ay itutuloy pa rin yung mga swelduhan. Yan ha, ganyan ang pinapaliwanag ni Attorney Joe patungkol nga dyan sa wages and wage-related benefits. Justice Body speaks the law. Ngayon, in relation to that, Attorney Joe, eh kung halimbawa talagang wala tayong magagawa, diba, tatanggalin na yung mga empleyadong yon. Kung talagang worst comes to worst, eh tatanggalin na. Ang tanong ng mga taga-subaybay natin, may makukuha ba silang benepisyo sa kanilang mga kumpanya kung sakasakaling tatanggalin sila? Meron. Meron. Ayan ay nasa batas yan talaga na kailangan entitled ka sa final pay, entitled ka sa certificate of employment. Oo, hindi yan pwedeng talikuran. Nandyan yan sa batas. Oo. Yan ay okay. At saka dapat makuha mo yung mga separation pay mo mga within 30 days after na ikaw ay nawala na sa kumpanya. So, Attorney Joe, ang magandang tanong dito ng ating taga-subaybay, lahat ba ng empleyado, whether regular o hindi, entitled sa separation pay or may mga pili lamang na klase o uwi ng manggagawa na kwalipikado para makatanggap ng kanilang separation pay? Alam mo, baka minsan kasi napapaghalo-halo yung separation pay at saka yung entitlement for final pay. Yung final pay na tinatawag ay yung ano yung mga karapatan, ano yung mga para sa'yo para sa mabayaran yung huling sweldo mo, yung 13-month pay mo, lahat ng mga incentive leave mo na hindi ginagamit, yung minimum yun. Oo. Pero may iba, meron silang iba naman na meron silang specific na separation pay. Bukod sa final, kumpanya nagbigay nun, ang covered ng batas, yung ating, meron tayong labor advisor number 6, yata, number 6, no? Ang sinasabi ng final pay ay yung nararapat para sa'yo. Merong computation yan. Justice Body speaks the law. Ito po ang inyong abang lingkod, Attorney Jeffrey B. Bahita na nagpapaalala. Sundin natin ang batas at mabuhay tayo ng pangas. Ito po ang inyong Justice Body. Nabitin ka ba sa ating talakayan? Panoorin mo ang iba pang videos ng ating Justice Body. Dahil lang sabi sa Kawikaan 1320, ang nakikisama sa may-unawa ay magiging matalino, ngunit ang kasama ng mangmang ay masusuong sa gulo.